vlogger si Sherwin Ventures. Ang ating Sherwin Ventures. Si Ka Sherwin, yan ang talentadong Pinoy, ang gagaling. Pagpakan natin ang vloggers natin. Ako ang lahat bilang suporta sa inyong YouTube search. Huwag kaligtaan mag-type ng Sherwin Ventures. At yan ang channel natin, click mo na rin para papunta sa home. At huwag kaligtaan mag-subscribe, hit mo na rin ang bell at all para palaging updated sa ating uploads. What's up guys, Sherwin here from Sherwin Ventures. Welcome back again in our YouTube channel. Sa mga bago lang sa ating tahanan, huwag makalimot mag-subscribe na para ma-notify sa ating mga uploads, sa ating mga vlogs, at lalong-lalo na sa kaganapan ng ating EFI dyan sa Indonesia. But for now, for today's vlog ay talagang pag-uusapan natin itong paparating ng vaccine sa ating mahal nating Pilipinas. Of course, natatanaw naman natin yung mga kapakanan ng ating mga kababayan. So sana itong mga vaccine na ito ay talagang wala tayong makukuha na side effect na ikakasira sa ating kalusugan. Ang importante kasi sa atin na talagang mapangalagaan ang ating mga kalusugan, mawala na yung pagmamask natin na talagang nakakairita. ang hirap guys, lalong-lalo na pag nasa trabaho kayo o frontliner kayo tapos nagmamask kayo, nakakairita. Kasi mahirap huminga, hindi ka makahinga freely. So sana ipagdasal na lang natin guys. So itong vlog natin ngayon ay papakita natin yung video na sinasabi ng ating si SAR, na si Secretary Carleto Galvez. Dinidetalye niya kung sa roadmap na yun, ano na bang stage tayo sa pagkuha, para makuha yung vaccine sooner. Yung sinasabi nila sa mga previous vlog natin ay it's either earlier March or more. So yun na nga ang nakakalungkot isipin guys, mga ka-ventures, ay nasa lupain na natin, nasa lugar na natin sa Pilipinas. Bakit pa hindi bigyan ng chance? The chance na para yung EFI natin, the chance na masubukan man lang, maipakita man lang the chance ng ginawa ng Indonesia para sa EFI. Sana naman ay ginawa din ng Pilipinas para sa EFI. Tingnan mo nga yung mga presyo na yan, yung mga presyo ng mga vaccines na yan. 3,000 pesos mahigit yung mga vaccines na yan. So, kung titingnan natin yung ibang vaccines na mas mura-mura, ano ba kaya makukuha natin doon kung may mas mahal na vaccines? Diba? Para ka nang bumili ng mga branded dyan eh. Example, bibili ka ng Nike or Adidas. Example, sa ano, sa clothing department, sa apparel departments. Matibay kasi mahal. E ganun din yan sa vaccine. Ang mangyayari dyan, kasi bakit may hindi sila magkapareho ng presyo?
So ano bang ibig sabihin nun sa hindi magkaparehong presyo kung mas mahal? Mas mahal ba walang masyadong side effect? O yung mas mura maraming side effect? Is that so? So share your thoughts mga ka-ventures. Kung yung mga vaccines na yan ay iba't ibang presyo. So yung pinakamura, super super side effect, ganun ba? So nakakalungkot isipin. Sana binigyan ng chance yung FEI kasi yung FEI ay 35 years ng subok. So sana binigyan ng chance para naman maipaprove sa buong Pilipinas na talagang kasi sa Zambales lang naka-penetrate yung FEI, di ba? So sana binigyan ng chance ng gobyerno natin para naman hindi mahirapan lalo na sa fundings, di ba? Hindi na need na mangutang para mga maka-avail ng ganito ganyan na volume of doses. So sana sa larangan ng malayang komento, pagpapahayag ay siyempre tayong mga ordinaryong Pilipino ay nagpapahayag din ng ating damdamin, no? Kasi kung hindi pa na-issue yung Dengvaxia dati sa atin sa Pilipinas, eh siguro medyo kampante tayo. Eh kasi nung na-issue na yung Dengvaxia na yan, maraming mga buhay ang nawala naman sa mga kabataan at hindi pa napanagot yung dapat managot. So, kaya hindi nyo kami mapipilit yung ating mga damdamin na maglabas ng ating mga saloobin ng, you know, fears and worries dahil sa yun na nga nangyari sa atin nung kapalpakan ng Dengvaxia nga hanggang ngayon ay talagang kahit yung sapaw ay talagang ipinaglalaban nila. Maraming mga bata ang nawala dahil sa kapalpakan ng vaccine ng Dengvaxia. So ngayon mga ka-ventures, let's watch this na lang. At sa ating mga viewers at subscribers na palaging nandyan, I'm so thankful, I'm so happy na tayo ay kayo dyan, maghahain kayo ng inyong mga saloobin, naglalagay kayo sa ating comment section at saka nakikiisa kayo, nakikisalo kayo sa ito, sa ating kalagayan ngayon, sa yung damdamin nyo ay talagang nakikiisa din sa damdamin ko. So maraming salamat sa inyo guys. Mega shoutout sa inyo. Thank you so much. So to wrap this up, atin ang panuurin. Ano po, ako makikita po natin, meron po tayong 7 stages yung sa ating roadmap. Sa ngayon po, nando po tayo ngayon sa number 2, yung access and acquisitions, at nagkakaroon na po tayo ng negotiation. So, nasa ano po tayo? Nasa stage 3 na po tayo, tinatawag na procurement and financing. Sir, pakikita ko lang po sa inyo, ito po yung tinatawag na global outset ng ating mga vaccine. Ang alam po natin, ang BioNTech lang po at saka yung Pfizer ang mayroong emergency authorization. Pero based dun sa report ng ating global vaccine expert, ang Sinovac po ay nagkaroon na po yan na tinatawag natin limited use noong July pa. At ganoon din po yung Sinopharm. Yung Sinopharm po, dalawang klase po yan. Sa Wuhan Institute at saka sa Beijing Institute. And then, alam natin ang Pfizer, isa sa pinaka-leading dahil kasi
maraming stringent regulatory na po na naaproban siya sa UK, sa US, sa Singapore at saka sa Canada. Which is based dun sa ano po sa namin sa assessment po namin mas mapapadali po yung kanyang approval po dun sa atin sa FDA. Isang question lang Secretary Galvez, which is in the mind of all listening now, pati ako. When would be the tingin mo yung first vaccination to take place? Sir, nakikita po natin sir ngayon kasi 80% po ang nakuha po ng mga malalaking bansa. 80% na po ng taon. Ngayon po nakita po namin sir mga pinaka-earliest po ay March po ninenegotiate po namin sa Ambassador of China. This has to be explained to the people kasi nakikita nila nag-release ang Congress, Bayanihan 1-2, Buhilas 1, maraming pera na nagamit yung iba, may naiwan ng konti. So, what is really foremost in the mind of everybody, I said, listening now, is, we'll have to explain ganito yan. They do not, tong vaccines, they do not come in numbers na unlimited. Actually, sir, ito sir lang natin, nakikita natin po, pagka nakuha po natin yung kontrata ng AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, and Sinovac, meron na po tayong mahigit na 60 million doses po, sir, yan. Available po yan 2021 kasi ang mangyayari po in tranches. Kasi po, ang pagka po nagkaroon tayo ng kontrata, they will prepare yung manufacturing. It will take 3 to 6 months po ang manufacturing po. So, yun po ang ano po natin. Nakita po natin, main bulk po natin ito, narating ng May, June, July. Kasama na po yung COVAX facility po natin. So, kaya po yung nakita po natin, nag-ano pa rin po tayo sa Moderna, Sinopharm, pero ang nakita po namin dito sa AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac, Gamaleya, at saka Novavax, magaganda po ito na mga ano, na talagang may mga history po ang kanilang mga manufacturer na talagang mga ano po ito, mga vaccine ng ano, ng Ebola. Yung iba dito, Gamaleya, meron siyang experience ng vaccine ng Ebola. Kaya maganda po yung record, track record po rin nila. So yun po ang ginagawa po natin. And then yung tanong po nyo, no, kung kailan po talaga tatama po yung lahat ng ano nila, ito po yung aming projection. Next slide please. Sir, kung titingnan po natin, ito po ang pagiging projection po natin sa potential rollout. Kung magiging successful tayo po sa Sinovac at saka Gamaleya, kasi initial ano po nila, pwede sila sa first quarter. And then kaya po ang ginagawa po namin, pinapa-analyze po namin mabuti sa ating vaccine expert, yung performance po ng Sinovac at saka yung Gamaleya. Yung kanilang history at saka yung potential adverse event at saka yung mga record ng mga kanilang clinical trial. Kaya po, sumulat din po ako sa, ano, sa DOST, na tingnan lahat po itong mga ano po nito. At saka magano rin po tayo sa EdStack, yung sa Health and Technical Advisory Group, na tingnan po yung mga record ng mga kumpanya po nito. So makikita po natin, sa ano po, sa first quarter, parang ito po tinatawag nating mini rollout. Tama lang na sa first quarter po, makita rin po natin yung mga tinatawag na rollout ng ibang bansa para matuto tayo sa kanilang mga experience. In fact, yung British Embassy, tuturuan po na sila na, natin kung makuha natin ang Pfizer. Ang Pfizer po ang nauna sa kanila. So, kung paano mag-deploy ang Pfizer, ganun po ang gagawin po natin para magkaroon tayo ng lessons learned at saka mawalan po tayo ng tinatawag na mga spillage at saka yung mga wastage ng mga vaccine kasi very sensitive po yung Pfizer. So sa mga bago lang sa ating channel, sa ating mga subscribers dyan na hindi alam kung ano nangyayari sa ating channel, this channel is, you know, some of our videos we're posting here. These are all, you know, for educational only, no copyright intended. This serves as educational to all, especially those who are solid supporters for the FEI and of course the our subscribers, our beloved viewers. Thank you so much, and credit to the rightful owners of this video. Please continue watching. Kung makita po natin talaga, doon po tayo sa end of second quarter at saka beginning of third quarter, doon po tayo magkakaroon ng mga more or less mga siguro
magkakaroon tayo ng mga 10 to 15 million na multo po. Kasi po sinasabi po ng mga ano, mga vaccine na manufacturer, namuproblema rin sila sa, dahil po ang ano po ang paggawa po niyan ay may mga raw materials din po, raw materials. So talagang ang production line po ay talagang nahirapan din sila kasi mataas po ang demand. Yun lang po, Mr. President, at marami po salamat. Yan lang. That's what I said. Kayong mga sa bureaucracy, there are some people already very good. They have the talent. Pero kayong run of the mill dyan, gusto ninyo trabaho lang, the fact that you have a job period and you do not really care to know or to digest or lunukin ninyo yung trabaho ninyo kung paano. It's only, I said, the military experience ko who can do that without meaning really to kay sila lang. Hindi naman lahat. Pero the frame of mind that I want, kasi matagal ako sa gobyerno, is the frame of mind of a military man, because COVID is the enemy and it has to be attacked in so many in so many points, issues. So yan ang sinasabi ko. Itong simple na traffic ano lang, doon pa kayo maglagay ng sticker, kunin mo yan, Art. You members of the regulatory board sa toll, you report to Gadi tomorrow and discuss what you can do. Or else I suggest to Gadi to get a spoken mo military para isa na lang ang tao magplano. Never mind about that regulatory board. Kung talagang sure it dead road, then wala tala. Ika nga, you cannot beat, is there an idiom, you cannot flag a dead horse. Bingbong na will tell you kung bakit sure na sure ako. Mr. President, magandang gabi po. Gusto ko lang pong i-reiterate ang what Secretary Dominguez declared several days ago, that he has the money to continue the free test for the marginalized sector while the vaccine is not yet around. He has also the money to buy, although hindi naman marami, hindi naman karamihan, pwede na siyang bumili doon sa request na hiningi ni Secretary Galvez. And we know that this will be properly spent because we are following a system which was earlier shown here by Secretary Valdez. Gusto ko lang po umapila, mahal na Pangulo, sa mga bumabatikos sa pag-aaral natin sa pagbibili ng vaccine. Maghintay naman po sana sila. Atin na pong nasubukan si Secretary Galvez when we started addressing the pandemic, no? We started from nothing. Hindi natin alam anong kinakalaban natin, but it turned out na we had good results, no? After meeting our problems. So ngayon, nangingibabaw ho tayo, isa sa pinakamaganda ang ating sistema sa paglaban sa pandemic. Sana din, at alam ko na tayo ay magwawagi sa pag-implement, pag-umpisa ng ating vaccine rollout. Yun lang ang hinihingi natin sa mga bumabatikos. Maghintay-hintay lang po at sa madaling panahon, makikita nyo rin ang resulta. Kagaya nung nakita natin na resulta nung nilalabanan natin ang pandemic with a limited tools on hand. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Bingbong. Alam mo, ulitin ko, it would be a damper to really talk about it. Na yung Pasko natin, kung maaari,
huwag na lang tayo magparty-party kasi alam mo na yung mga kapitbahay mo nag-observe ng tapos magtawag ng police, mahuli pa kayo magpahiya. Make it a sacrifice. Because ito naman, ilang Pasko tayo. This is the only Pasko na sinabi ko sa inyo na magtulungan tayo so that everybody will be safe, healthy, and alive. Yan lang siguro, pero meron akong bago ako makalimutan, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. So sa ating mga mahal na mga subscribers at viewers, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, patuloy at nanandyan, patuloy sa inyong pag-antabay sa ating mga updates and vlogs. So sana'y sa susunod na update ay nandyan pa rin kayo. At don't you worry, yung ating AVI ay talagang tinatrabaho yan ng ating Super Mario Marcos. So mega mega shoutout sa ating Super Mario Marcos and Fabun and Doctors. Maraming salamat sa inyo. At yeah, see you again in our next one. God bless. Sa aking channel, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, and as always, remember, ang buhay ay inspirasyon ng pag-ibig na ginagabayan ng kaalaman mula sa Panginoon. And see you in the next one. God bless.